So and guys, nandito tayo sa bagong website ng Visit Japan Web. Actually, same link pero nagbago yung kanilang interface. And sa video na to, alamin natin ang latest update related sa travel news dito sa Japan gamit ang Visit Japan Web. Ano na nga bang latest sa Visit Japan Web? Alamin nyo sa video na to, kaya panoorin. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So and guys, nandito tayo sa bagong website ng Visit Japan Web. Actually, same link pero nagbago yung kanilang interface. So sa nakikita natin, mas maganda na yung itsura ng Visit Japan Web ngayon and mas madaling intindihin kasi sabi dyan, please complete the quarantine procedures at least 6 hours before your scheduled arrival time. So ibig sabihin, sinasabi na agad sa inyo na once na pumunta kayo dito sa website, na dapat alam ninyo kung kailan nyo gagawin yung registration. So at least 6 hours bago yung inyong arrival time sa Japan. So mag-login na tayo, pero bago yan, scroll down muna natin. And today, as of April 5, it's my birthday. Happy birthday to me. Ayan, so there have been changes to quarantine after arrival at Japanese airports from April 5. Uy, today yan ha. Details are described in step 4, number 1, of how to operate. Tax-free purchase function has been released from April 1, 2023. New functions, passport OCR input, visa linkage, and third-party proxy input have been released from March 28, 2023. And same pa rin, last year, no longer required to register your passport and answer the questions on the web for the quarantine process fast track from December 28, 2022. Due to these updates, QR code for quarantine will not be shown any longer. So kasi hindi ka na nga mag-provide ng iyong passport, hindi mo na kailangan mag-register ng iyong passport, kaya hindi na lalabas yung QR code sa quarantine. Papakita mo na lang na blue screen yung iyong quarantine page and yung status niya ay review completed. So paano ba daw gamitin itong service ng Visit Japan Web? So kailangan nyo lang daw itong scan. Ayan, no? Puntahan ninyo itong www.vjw.digital.go.jp. So sa mga bago pa lang, ayan, scan nyo na. Pero ito ay website, so hindi nyo naman kailangang i-download to. Kung meron kayong iPhone, meron kayong Google phone, yung QR code na yan, scan nyo lang yan or puntahan nyo mismo yung website nila para ma-access ninyo itong Visit Japan Web. Ito daw yung mga kailangan ninyong i-ready bago ang registration. Kailangan nyo daw ng air ticket, kailangan nyo ng passport, kailangan nyo ng vaccination certificate for quarantine na may nakalagay na 3 doses, or kung wala naman or incomplete, kailangan nyo mag-provide ng COVID-19 negative test result certificate before departure. And kailangan nyo rin syempre ng email address para dun isi-send yung inyong confirmation para ma-activate yung inyong account sa Visit Japan Web. So sa mga nagtatanong, kailangan na bang bumili ng ticket? Ayan, nakalagay na dito, specified na ibig sabihin ay ready to board na kayo papuntang Japan. Kaya unang-una may dapat, bago kayo mag-register sa Visit Japan Web, ay meron na kayong air ticket. So yan guys, paano ba daw natin gagamitin itong Visit Japan Web? So bago yung kanilang instruction, may mga additional functions kasi na idinagdag sa Visit Japan Web, kaya kailangan nating reviewin ito. So yung number one is yung mga action na kailangan ninyong gawin bago kayo dumating dito sa Japan. Ayan, action needed before immigrating to Japan. Step 0 is to create account login. Bago kayo makapag-register ng inyong quarantine, immigration and custom declaration, ay kailangan nyo muna mag-create ng account. Then kapag nakapag-create na kayo ng account, step 1 is register your user information. So meron na tayong mga nagawang video niyan previously at ilalagay ko na lang yan sa description box ng video na to para masundan ninyo. Step 2 is to register immigrating schedule. Step 3 is to register required information. So please complete the quarantine procedures at least 6 hours before your scheduled arrival time. Kung magta-travel daw kayo via ship, please register at least 24 hours prior your approaching to Japan via ship. Then sa airport daw, ay gagawin ninyo yung step 4, which is ipapakita nyo na yung QR code at the arrival procedure. So ano yung QR code na yan? Yung QR code for immigration and custom declaration. So wala nang QR code for quarantine, gaya nga ng nabanggit natin kanina. So number 3, what to do during your stay in Japan? So may step 5 na dito na dadagdag kung plano ninyong gumamit ng tax-free purchase function
when shopping at tax-free shops. So para ito doon sa mga turista na gustong makalibre ng tax sa mga pamimili nila dito sa Japan. Okay, so isang mabilis na pasada. Step 0, create login account. So kailangan mo ng email address para makapag-create ng account. Ayan, so before login, nandito tayo sa step na ito. Ayan, nakalagay dyan. Click mo yung sign up for new account. So pagka naka-sign up ka na, nakapag-create ka na ng account, ay mapupunta ka na dito sa first time login. So ang unang-unang mo makikita ay itong page na to. Ito yung unang-una mo daw makikita. Yung your details, details of family members traveling with you, and yung register plan entry return. Then step 1, register user information. So sa step 1, i-register mo daw yung iyong details. So i-click mo itong your details. So punta tayo sa ating Visit Japan web at i-click daw natin itong your details. Since naka-register na tayo, for the purpose of this video, i-click natin yung your details. Ayan, so papakita natin yung mga options dito, like do you have a passport issued by the Japanese government required? So ngayon nakalagay na kung alin questions dito ang required na sagutan. So kung yes, kung may Japanese passport kayo, click yes. Kung wala naman, click no. So kapag click yes, wala nang kasunod na tanong. Next na agad. So hindi na kayo tatanungin ng special re-entry permit. Pero wala naman kayong Japanese passport, ay click no and lalabas ngayon yung additional question na do you live in Japan? Nakatira ka ba daw currently sa Japan pero currently ay nasa ibang bansa and will enter Japan with a special re-entry permission? So kung yes ang sagot mo, click next. Ibig sabihin, mawawala yung option ng tax-free. Pero kung no, ay lalabas yung tax-free procedure. Kasi para ito doon sa mga temporary visitors. Temporary visitors lang ang pwedeng gumamit ng tax-free QR code. And yung para naman sa mga special re-entry permit, ito naman yung mga nakatira sa Japan at lumabas lang ng Japan. Tapos babalik ng Japan. Okay, so click yes kung may special re-entry. Click no kung wala. And then may additional question para dun sa mga walang special re-entry permission. Check how to use tax-free procedure. Will you use tax-free QR code? Gagamit ka ba daw? Kung yes, click yes. Kung no, click no. Next is read passport. If you want to scan and enter your passport information, select scan with camera. If your passport is valid for less than 6 months, a warning message will be displayed according to the period. So ito daw yung makikita ninyong screen. So babalik punta tayo sa screen natin, click next. At ito na nga yung option na yon. So may scan with camera and enter information yourself. Click nyo yung scan camera at mapupunta kayo ngayon sa option na ito. Have your passport ready and i-scan nyo daw yung inyong passport. Then click next. So since wala naman tayong, hindi naman natin i-scan yung ating passport, pinakita ko lang to. So makikita nyo dyan yung naglo-load. Ayan, nakikita nyo. So ilalagay nyo dito yung inyong passport. Ayan. And photo of passport kapag ka gagamit kayo ng function na to. Then back. Kung gagamit naman kayo ng enter information yourself. Then click next. So filled out na yung mga details dito. Kaya yan, katulad ng surname, given name, nationality, date of birth, gender, date of expiry. So ulitin mo lang yan, i-input mo lang yan kung wala ka pang or kung first time mo mag-enter ng mga information. So may note dito, photo of face. To use the tax-free QR code, you must register the photo of face. Please scan your passport to register the photo of face. Ayan, so ibig sabihin, kaya ka mayroong scan camera doon. Itong merong option dito na scan with camera is para daw magamit mo yung option ng tax-free QR code. Kasi ayan, no, to use tax-free QR code, you must register the photo of face na nandun daw sa passport ninyo. So kung hindi nyo na-register yon, malamang hindi nyo magagamit yung tax-free QR code. If it doesn't work, even if you take a picture again, you can select enter by yourself from the registration method screen and enter it directly. A passport scan is required to use the tax-free purchase function. Yan yung nabanggit natin kanina. So kung hindi daw nag-load na maayos, make sure na tama yung angle, hindi blurred pagka ini-scan mo yung passport. Number 3, enter your contact information in Japan. Optional input, if you enter it, it will be displayed with the information of your contact information in Japan entered in advance when you register the schedule of entering returning to Japan. If you have a Japanese address or where you stay frequently, we recommend that you enter it. And so saan nyo gagawin yan? So gagawin nyo yan dito sa
Babak lang natin. Register plan entry return. So, gagawa kayo ngayon ng itinerary ninyo, yung schedule ninyo. So, may mga nagawa na tayo previously. So, pag-click natin itong all entry return schedule, ay lalabas yung mga nagawa nating plan arrival date in Japan. Yan. So, kapag gusto nyo gumawa ng bago, i-click nyo lang itong register new plan entry return. So, napakita na rin natin yan previously sa ating mga previous videos. I-check nyo na lang yung description box ng video na to para masundan ninyo. Step 2 is yung magre-register na kayo ng immigrating schedule. So yung sa step 2, yun nga, ito yung register new plan entry return. So pag click nyo yan, meron na kayong makikitang mga options dito. So kung gusto niyo yung i-copy yung mga previous details na nagawa na ninyo before, kung same pa rin naman yung intended address para hindi na kayo mahirapan mag-fill up, i-click nyo lang dito kung ano yung gusto nyong kopyahin. Or kung gusto ninyong mag-register ng bago, ayan, proceed to registration without copying details. Enter your travel information and register your schedule. You can also use the information entered on behalf of the travel agency or the information at the time of visa application. So proceed with registration without citation. I-enter nyo daw yung travel name, yung estimated date of arrival date sa Japan, and you can enter until December 31st of the following year. Ayan, after the following, hanggang next year daw, kung mischedule kayo, pwede kayo mag-enter until December 31st ng the following year. In the case of input by PC, the calendar may not be displayed. Ayan. In that case, enter the date directly. So gumamit kayo ng ganitong format sa pag-enter ng date. So ito yung mga screen na kailangan ninyong fill upan, katulad ng trip name, planned arrival date in Japan, airline company name, flight number, and then yung intended address in Japan. So optional yung postal code, pero kailangan yung prefecture city address kung saan kayo tutuloy. Pati yung contact number ay required. Required yung contact number nyo dito sa Japan. Letter B, quoted from travel agency registration information, quoted from registered immigration and return information. The entered information is displayed. So kapag enter na kayo ng mga details, pwede nyo nang reviewin yung mga in-enter yung details. So makikita nyo daw tong screen na to. Then copy this entry return detail. Then citing information when applying for a visa, enter the visa issuance number and click the get visa information, then the visa information is displayed. So para sa mga nasa Philippines, I think hindi pa ito applicable, kaya skip nyo na yung paggamit ng link visa. If you want to use the quoted information, click the cite this visa information and proceed. And itong part na to, enter visa issue number, obtain visa details. I think para dun sa mga nasa Philippines, I think hindi pa to magagamit. Pero I hope may makapag-confirm, no? Mag-reply kayo dito sa video para makakonfirm. Then step 3, register required information on arrival procedure. So kapag nakapag-create ka na ng plan, katulad nito, nag-create na tayo ng plan, tour, click natin yan, ay ready to register na tayo para dun sa mga kakailanganin, katulad ng quarantine procedures, disembarkation card of foreigner, declaration of personal effects, and unaccompanied article. So itong mga to na-cover natin to previously. Sa mga hindi pa nakapanood ng mga videos na to, ay ilalagay ko yung link sa description box para masundan ninyo. For quarantine, please complete the quarantine procedure at least 6 hours before your scheduled arrival time. And yun na nga, nabanggit na natin yung kanina. So kailangan ninyong mag-upload ng 3 doses of vaccine certificates or 72 hours inspection certificate. Para naman sa custom, ayan, kailangan nyo rin ilagay dyan lahat ng mga nilalaman ng inyong mga bagahe. And ganun din sa immigration, i-fill upan ninyo para makakuha kayo ng QR code for disembarkation card for foreigner and declaration of personal effects and unaccompanied articles. So para dun sa mga merong special re-entry permit, ay madi-disable na tong disembarkation card for foreigner para dun sa mga nakatira dito sa Japan at nagbakasyon lang saglit sa labas ng Japan. Then step 4, show the QR code at the arrival procedure. So pagdating dito sa Japan, yung quarantine page ninyo, we have simplified the confirmation of the screening completion blue screen that was done to all people at the time of entry. If you are asked to present it for quarantine, you will be asked to display the screening completion blue screen. So papakita nyo daw tong screen na to at wala nang kailangan QR code dito. Then sa immigration naman, kailangan ng QR code. Ayan, papakita nyo lang QR code na mag-generate once na nag-fill up kayo nitong disembarkation card for foreigner. Then sa custom naman, display the QR code on the electronic declaration terminal
and complete the procedure. After completing the procedure, go through the electronic declaration gate. So mas mapapabilis ang inyong pagpasok doon sa customs kung gagamit daw kayo ng QR code. At Haneda Airport, it will be smoother if you use the electronic declaration terminal while waiting for your baggage. Yan. Click the QR code for custom declaration and then tap nyo yan doon sa electronic gate, then electronic declaration terminal para makapasok kayo doon. Then, pagdating nyo daw dito sa Japan at nakalabas na kayo ng airport, things to do during your stay in Japan, ito na yung step 5, which is yung paggamit daw ng tax-free shop or yung duty-free purchase. You can use it for shopping at tax-free shop excluding airport duty-free shop. Para lang to do sa mga store sa labas ng airport na merong nakalagay na tax-free shop. If you register in advance, you can shop by displaying the tax exemption QR code and have it ready without showing your passport to the store clerk. So kailangan ninyo mag-scan nung passport ninyo dito sa Visit Japan web para mag-gamit tax exemption QR code. Yung target audience daw nila is for eligible for tax-free purchases are those who have foreign nationality and whose status of residence is temporary visitor, diplomatic, or official. So para lang ito sa mga, yan, yung mga naka-highlight dito. Then yung available stores, limited to stores that supports tax exemption QR code reading. So and guys, napakahaba na ng video na to at na-explain ko naman na sa inyo kung ano yung mga changes ngayon. April 5, starting April 5, dito sa Visit Japan web para dun sa mga babiyahe na papunta dito sa Japan. Ayan, panoorin nyo ulit yung video na to at sundan ninyo pati yung mga nasa description box. Yung mga links na nasa description box ng video na to, ayan, sundan ninyo para maging smooth din ang inyong proseso ng pagpasok sa Japan. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka ba nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ang mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntaan nyo ang aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Puntaan nyo ang aming YouTube homepage at subscribe na. Thank you so much for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!